Kagoy. Tara, samahan niyo ako magluto ng napakaraming menu. Dahil ngayong araw na to, hindi lang iisa or dadalawa ang iluluto natin, kundi apat na putahe. Medyo magpapagod at puyat ang kalaban natin ngayon. Madaling araw pa lang, mga Kagoy, ay bumili na kami ng 60 kilo ng karne ng baboy. Balang binili namin ay nachap na. Bali, pinaumpisan ko na kay ate na maghiwa. Dahil maya-maya ay tutulong na rin ako dyan. Ngayong araw pala ay may sinat pala ako. At andito rin pala yung pinsan ko. Bali, ang ginawa pa lang namin ngayon ay hinati muna namin tong karne ng baboy. Madaling araw namin to binili, mga Kagoy. Pero iluluto namin to ng alas 10 ng gabi. Tinawag ko na rin yung mga kasamahan namin dito sa bahay para tumulong na rin sa paghihiwa at matapos na rin agad. Bali, andito na rin yung mga pinsan kong tumutulong para matapos agad ito ang aming paghihiwa. Bali, mga Kagoy, ang iluluto pala natin ay pastel, kaldereta, taba-taba. At syempre, ang paborito kong igado. Bali, ang mga ginagawa pala namin ay sineseparate namin yung mga taba-taba at yung mga buto-buto at yung mga purong laman. Ngayong araw pala ay kasal na. Yahoo! Ikakasal na yung ate ko, kaya kami ang magluluto. At dahil may konting kaalaman tayo sa pagluluto, ay tutulong tayo sa magluluto. Habang nawawala na yung sinat ko, mga Kagoy, ay nagumpisa na rin akong tumulong na maghiwa dito sa mga karne para mabilis na rin yung trabaho namin, dahil kailangan namin magpahinga agad. Sabi ko nga kanina, alas 10 namin ito iluluto at medyo matagal-tagal ang pagluluto kapag mga ganitong okasyon. Minsan natatapos kami ng alas 5, alas 7 ng umaga. Pero sobrang tuwa naman namin kapag natapos na namin lahat ng trabaho namin. Maya-maya ipapakilala ko sa inyo kung sino ang magluluto sa mga putahe. Bali, magiging assistant cook lang tayo nito. So ayun na nga, mga Kagoy. Alas 4 na nga ng hapon ay nag-start na nga kami naghiwa ng mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto. Tulad ng mga sibuyas, bawang, carrot, sili, patatas at iba pa. So bali pala, itong nakikita nyo, siya pala ang main cook namin dito. Bali, nagluluto yan sa mga catering, birthday, kasal at iba pa. Pwede nyo po siyang rentahan. Ako po ang magiging manager niya. Nakadepende sa talent P. Agoy. Joke lang po, mga Kagoy. Balang inuna pala namin iluluto ay yung mga buto-buto, dahil gagawin namin itong kaldereta. At si Ate P naman ay maghihiwa ng napakaraming hotdog. Dahil ang gagawin natin dyan, mga Kagoy, ay gagawa tayo ng pang-breakfast ng mga supplier natin, mga Kagoy. Tulong na rin kami sa tropa namin na si Paring Ha. Para mabilis rin kaming matapos, mga Kagoy. At habang pinapakuluan namin itong buto-buto, mga Kagoy, ay nagsaing na rin kami dito sa malaking rice cooker namin. Pero ang gamit namin ay kalat. Bago pala namin gamitin ang plastic, ay hinugasan muna madaling namin. Madaling araw pa lang, mga Kagoy, hindi kami makahanap ng dahon ng saging. Kaya nag-decide na nga kami na ang ginamit namin ay plastic. Sa bagay, napakarami naman ng plastic dito sa amin. Sayang rin kapag hindi nagagamit. Kahit papaano ay may pakinabang naman sila. Agoy. At mga ilang minuto, mga Kagoy, ay niready ko na yung napakaraming styro. Dahil ang mga yan ay ibibigay natin sa mga supplier natin. At syempre, binalikan ko na nga yung aming niluluto para maghalo naman ako at merong may baka tulong. Baka sabihin ng main cook ko, mga Kagoy, ay hindi ako tumutulong. Ay sayang rin ang sahod ko. Ay mali pala, ako palang magpapasahod sa kanila. At nagumpisa na nga silang maglagay ng kanin sa styro. Ay kailangan natin pala maginito para hindi mapanis kapag sinarado natin. Yun kasi ang technique para hindi mapanis ang nasa loob ng styro. Mga ilang minuto ay malapit na nga maluto ang ating kaldereta. Yung kaldereta ang niluto natin, mga Kagoy, ay sobrang creamy. Na talagang mapapaagoy ka kapag unang sugo pa lang. Pagpasensyaan nyo na kung magulo ang camera dahil matanda po ang nagka-camera. Hindi po kasi marunong. Kaya ganun ang pagkuha. Habang siya ang nagbibideo, mga Kagoy, ang ginawa ko naman para maging malasa yung ating kaldereta ay naglagay ako ng pineapple juice. At mga ilang minuto nga, mga Kagoy, hinanda ko na rin yung mga ibang iluluto natin. Tulad ng adobo, mga tol. Ito ang ating ilalagay sa ating style. Hihintayin lang natin, mga Kagoy, na maging ukat-ukat ito. Kapag natuyo na yun, mga Kagoy, palalamigin lang natin ito ng 10 minutes saka natin ilalagay sa styro. Ang una pala namin nilagay sa styro ay itong kanin at itlog. At sa gedli naman yan, ilalagay natin yung ating adobo. So ayun na, mga Kagoy, dahil malamig-lamig na rin yung ating kaldereta, itatransfer ko na rin sa ating malaking kaldero. Ang hirap kasing ilipat kapag mainit, baka mapaso tayo. Medyo mainit-init pa pala to, akala ko malamig na. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ay naglagay na nga kami ng adobo na parang itsura niya ay dinuguan. Agoy! At syempre, mga Kagoy, ay nagluto na rin ako ng hotdog. At dahil 10 PM pa lang ng gabi, mga Kagoy, ay kailangan ko maging energetic para hindi ako makatulog. Balang sinusunod naming iluto, mga Kagoy, itong taba-taba or minatamis na taba-taba. Yun po yung ininext na iluluto at namin. Habang nagluluto sila sa labas ng minatamisang baboy, ay ako naman ay nagluluto na ng pastel. Bali, inumpisanan ko na magluto para matapos na nga, mga Kagoy. Balang oras na pala ngayon, mga Kagoy, alas 2 ng madaling araw. Ito na ito yung part na ganadong-ganado kami magluto, pero antok na kami. Meron kaming hindi inaasahan habang nagluluto kami, mga Kagoy. Biglang umulan ng sobrang malakas at hindi namin alam kung anong gagawin namin, mga Kagoy. Kaya kinuha na namin yung timba at batsa namin para isahod sa butas na bubong. Kapag hindi namin kasi ginawa, baka mababasa kami.
At buti na lang mga kagoy, luto na yung minatamisang baboy natin. Kaya ang ginawa namin ay trinansfer na namin. Dahil hindi na rin namin kinakaya sa sobrang lamig ng ulan. Nahihirapan kami magluto, sobrang madilim. Mga kagoy, hanggang dito na lang muna. Pasensya muna kayo, update ko na lang kayo sa kaganapan. Bye-bye, agoy.